Nakatakda ng sumalang sa Bicameral Conference Committee ang proposed 2024 National Budget. Ito'y matapos aprobahan kahapon ng Senado ang panukalang pambansang budget. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. 21 senador ang bumotong pabor para aprobahan ang panukalang 2024 National Budget. Walang bumotong kontra, pero may isang nag-abstain. Certified as urgent ang panukalang budget, kaya nagawang idiretso sa third reading para aprobahan ito ng mga senador. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara, karamihan sa mga senador may iminungkahing pagbabago sa budget at napahinga naman ito at sinubukang mapaunlakan. Ayon kay Angara, ilan sa nadagdagan ang pondo sa bersyon ng Senado ay pondo para sa kalusugan, agrikultura, foreign affairs, science and technology, armed forces at marami pang iba. More funds were included in the budgets of the Philippine Army, Air Force, Navy, and the GHQ or General Headquarters to purchase much-needed equipment, set up the needed infrastructure, and conduct sa transportasyon at infrastruktura. Mahalaga ang pambansang budget, hindi lang pondo ang pinag-uusapan, mga plano at polisiya, minsan nga may nabubuksan na investigasyon. Sa mahahabang debate, nililinaw natin kung ano nga ba ang mga hakbang na nais tahakin ng gobyerno patungo sa kaunlaran at kasaganahan. Sa ganitong paraan, Mr. President, pinapalooban natin sa budget ang pangarap natin bilang isang bansa. Nakatakda ng mga sumalang na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang budget at dito kasama na ng mga senador ang mga kongresistang mambabatas para plansyahin ang mga pagkakaibang probisyon sa panukalang budget. Pinangalanan na rin ang mga miyembro ng Senate Bicam Panel. Samantala, sabi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isilang maiwasan ang underspending sa unang semestre ng susunod na taon. And these are the measures that we want them to do. And kasama na dyan yung tinatawag na early procurement activity. Kasi under the present situation, basta nagsubmit ang presidente ng budget sa Congress, which is around July or August, dapat na pwede na mag-procure short of award ang mga ahensya so that by January 1st, i-award na lang nila. So we are going to implement that. Posible namang mapirmahan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2024 budget bago magtungo ang presidente sa Japan. Daniel Manalastas para sa Bayan.